Hi guys, it's me Onus Fora. In this video, magpapakita ko ng isang viral video 1 month ago. I mean, lalaki na nahuli yung GF niya na may third party na nakaangkas sa motor. Well, yung pinaka-purpose na ito, magbibigay lang ako ng possible solution based sa psychology, yung mga technique na rin ng dating coach. And then, may kasama rin itong sa Biblia and then sa Red Pill. Ang pinaka-sole purpose na ito, para matulungan lang kayo. Just in case na may encounter nyo yung same problem. Without further ado, tara, pakita ko sa inyo. May boyfriend ako, nangalang di. Hindi mo kinalang? Birahin mo! Ha? Yeah, birahin mo, pare. Hindi mo sinayang mo lahat? Oo! Huwag ka lumod! Ang ganda mo lalaki! Nako! Sablay! Okay, bray mo! Man down! Man down! Ba't ka gumaganyan? Oh. Ba, wag kang lumod! Mas gapings ka dyan! Alam mo yan! Alam mo yan! Okay, bray mo! Bali dito guys, makikita sa video. Yung lalaki medyo naging emotional na siya. Kasi siyempre nabigla rin siguro yan. Kasi from the way it looks At ang gustong-gusto niya yung babae. GF niya. Kumbaga parang nilagay na niya ito sa pedestal. This is part na to. Kumbaga lumood na siya. Yung makikita niyo yung siya, kumbaga nilagay na niya yung babae sa pedestal. Kung saan, usually yun yung nagiging yung totoo, turn off yun sa babae. Kasi parang nagsisimp na siya. Kahit pa sabihin natin magka-relasyon sila, actually nangyayari yun. Kumbaga parang hindi ka na-challenge and then baka ginawa mo na rin siya priority mo. Kaya nga sabi ko, nasa pedestal na yung babae. Never mo i-allow yun na ilagay sa pedestal ng babae. Pero yung worst dito sa ginawa niya, nag-scandalous yun sa daan Kasi kung may balak siyang banatan yung lalaki niyan. Hindi advisable yung kasi gawa ng what if merong may baril yan o kaya may panaksak. E di, napirwisyo pa siya. Pero possible yan yung mga vice versa, siyempre nakapatay doon. Bali kung gaya ng sabi niya, 3 years na.
As you can see, ano talaga siya eh. Emotional talaga siya dun sa babae. Parang napapalood na siya eh. Medyo hindi nga na maganda tignan yun. Kumbaga kahit sila, makikita mo yung comparison eh. Mas may tsura yung lalaki. Mas mabuti. And, by the way guys, once na alam na ng babae na wala na siyang HJ sa'yo, and parang yung tumigil ka na rin sa pag-improve, isa rin yung sa dahilan kung bakit nag-cheat yung babae. Kasi alam niya, gaya ng sabi ko, medyo similarity ito sa sagot ko din sa nakaraan kong video, na mataturn off siya sa'yo. Although kapag tinanong mo ang isang babae doon sa part na yun, hindi niya aminin nyo kasi siya mismo, ang babae kasi emotional. Hindi nila alam yung kung ano yung tunay na lang gusto. Pero ito yung based din sa ano ko, halos lahat ng dating coach, pati yung mga sa Red Pill, ito talaga yung ano eh, yung pinaka-churi. Yung napatunayan ito na several times. Sa different type ng relationship, wala halos ganda yung ginagawa ng babae. Pero although hindi ko nilalat ang babae ganyan na. Kasi yan din eh, kumbaga instinct ng babae yan eh. Kaya na sinabi ko nun tungkol sa ano, sa limang o sa scorpion. Meron silang ano, mga behavior. Yan bali yung behavior na yan, common yan sa babae. Although na-overcome nila yan once na ano sila, halimbawa dahil ano sila, priority na yung Diyos. And then naturuan talaga sila. Kumbaga na bago yung mindset nila. Instead na pansalibutan yung mindset nila na ano nga, gagamit sila ng mga orbiters para mabalidate sila. Kasi ang babae kasi, once ang pagkagising sa umaga, ano yun eh, may na yung validation yan. I mean, may na yung pinaka-self-esteem nila. Kaya nangangailangan siya ng validation. Pero dito sa part na to, nag-cheat siya kasi gawa ng, yun nga, wala na siyang chine-chase. And then, ano siya, parang nasa pedestal na. Tapos manaman lang siya ng lalaki. Huwag parang nakadikit yung lalaki sa kanya. Which is simping. Yun, nagtitrigger yun sa isip ng babae na parang low value lang yung lalaki. Kasi normal case scenario, para mapigilan mo yung mga ganito pangyayari. Pero mayroong ibang tao, gaya ng sabi ko, hindi ginagawa to. Kasi naiintindihan nila yung mga possible na consequences. Ang pinaka best advice dito, huwag mong ano, yung gawing mundo, yung tao lang, kumbaga. Kasi, gaya ng sabi ko, napatunayan ito eh, several times eh. Kahit sa history. Ano yung babae, nagpo-pull back yan. At may possible niyan, magkanap rin ng iba yan, na mas singgit sa'yo. Kasi, nabalitit mo siya, kumbaga parang, hindi ka na mabago, kumbaga, kung ano ka yung dati, ganun ka pa rin, hindi ka na nag-i-improve. Kumbaga parang siya na lang yung ginagawa mong mundo mo. Hindi yun advisable. Bali yan yung isa sa consequences na nangyayari. At yung babae hindi alam niya kasi parang nag-click-click sa pinaka-isip nila na bigla na lang nila magagawa. Kasi nga, emotional sila. Kumbaga madali mabago yun. Unlike dun sa lalaki, logical. Although hindi lalaki, ginagawa pa rin yun. Pero ano yun, out of emotion, kung ba logic. Kasi some of them, magaling mag-manipulate kasi gawa ng familiar sa Red Pill. Bali yun naman guys, yung simple explanation doon. Mag-focus ka sa purpose mo, and then, mag-secondary lang sila. Gaya ng nakasulat, ginawa yung babae para sa lalaki. Hindi ginawa yung lalaki para sa babae. Although, pag mag-asawa na kayo, siyempre, siya na may asa, yung parang may-ari ng katawan mo. Parang ganun. Vice versa yun. Pero yun nga, huwag ka masyadong stick sa babae or magsisimp. Yun yung pinakamaling mong gagawin. And then pagsisisihan mo talaga yun. And by the way, guys, regarding nga pala sa sagot mo sa ano, pag nakita mo yung babae na kaganyan, may third party na, huwag mo na napansin yun. Talikuran mo na lang. Move on ka. Yun. Ano kung medyo masasaktan ka kasi masya ka dun sa ginawa niya. Pero never ka gamot ng sunod. Kasi ikaw rin makakawawa dun eh. Whether mapatay ka niya or siya makapatay sa'yo. Kumbaga, mag-focus ka sa goal mo and sa purpose mo. And that's it guys.
hopefully nakatulong sa inyo. And don't forget to hit the like button, share, and comment.